pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikalima na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang mga intention ng mga narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intention ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intention, una, para sa isang matagumpay na paghahanda para sa Jubilium 2025 at para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tikit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang mga apostol, pinangunahan nila ni Pablo at ni Bernabe ay nagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang dako, lalo na sa mga puok ng mga hintel. At sila ay nagtagumpay sa ating Ebanghelyo ni San Juan. Tinuturuan tayo ng Panginoon na kailangan tayong makiisa sa Kanya, umibig sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan upang mamuhay sa kapayapaan. Kapayapaan na bigay ng Diyos, hindi ayon sa mundo. Sa buhay natin, lagi tayong naghahanap ng kapayapaan sa kalooban. Ngunit hindi natin ito matamo sapagkat hindi tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos at ang ating pinaghahanap ay tiliwas sa mga kautusan ng Diyos. At dahil dito, tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkaluban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinusulsulan sila ng mga tao laban kay Pablo at kinilang binato siya. Pagkatapos kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derde.
Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa paggalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggatin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugunan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpupuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sana sa inyo, ako ay aalis. Ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari. Kung mangyari na, kayo manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin
Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus na sarili na buhay. Hello. Nasa panahon pa tayo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Poong Hesus na sarili. At bawat araw, mayroon po tayong tema. Ang tema o paksa ngayon ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay biyaya natin ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng Shalom, Erini, Pax, Peace o kapayapaan. Sa ating unang pagbasa, napahayag na matapos yung napakarami nilang mga trabaho, dumating na ang pagkakataon na sila'y magkakasama-kasama. Si San Pablo, si San Bernabe at ang mga apostol at ang mga disipulo at ang mga membro ng simbahan ng Antioquia, doon sila nagkakaisa at nagkaroon ng pagtitipon at pagsuksa sa buhay na may kapayapaan. Kapanatagan sa kalooban na kung saan kanila po naramdaman ang paghahari ng Diyos. Sa ating Salmo 145, ang kapayapaan ay ang pagkilala na naghahari na ang Diyos. Kaya talastas ng mga tao ang dakilang paghahari ng Diyos sa kanilang mga puso. Sa salitang Hebreo, ang kapayapaan ay shalom. Ang shalom, hindi lang po yan ordinaryo na kapayapaan. Gaya na sa atin, ang root word ng kapayapaan ay payapa. Ibig sabihin, parang may harmonia. Pero hindi lang yan ang shalom. Ang shalom ay kung saan nasintro ang lahat sa Diyos. Meron pong iba't ibang antas ang kapayapaan, shalom. Dito sa ating mga pagbasa ngayon, dahil nakasulat sa orihinal sa Koinoko ng Grigo, liban sa Salmo na nakasulat sa Hebreo, ang ating unang pagbasa at ang ating Ebanghelyo ay nakasulat sa Koinoko ng Grigo. Sa Koinoko ng Grigo, ang shalom na kapayapaan sa mga Hebreo, Ereni. Ang Ereni ay isang estado na kung saan tayo ay may kapanatagan at harmonia. Pero ang shalom, iba pa doon. Dahil nasintro ang lahat sa kabutihang loob ng Diyos at ang lahat ay namumuhay na magkakapatid, tumatanggap sa isa't isa, nagmamahalan sa isa't isa, nagtutulungan at nagkakaisa. Kaya yung tinatawag na shalom. Kaiba pa sa tinatawag nating pax. Ang pax na salitang Latin sa kapayapaan ay kakaiba sapagkat ito ay tungkol sa estado na ang pag-iisip natin ay nagkaroon ng pagkatugma sa ating buhay at sa ginagawa at sa kapaligiran. Kaya magkaroon tayo ng tinatawag pax dahil lahat ay makita natin. Pero kakaiba nung panahonan ng Roman Empire na mayroon silang tinatawag na Pax Romana na ang kapanatagan o harmonia ay nababatay sa diktador na Caesar, na kakaiba naman ang dating ng Pax. Ang peace ay isang salita na nagmula po ito sa Pax. Kaya wala pong kaibahan ang disenyo ng peace. Ang atin, ang kapayapaan, ay naugnay sa kapaligiran. Kaya payapa, naugnay sa kapaligiran at naugnay sa likas ng tao sa kanyang puso, sa kanyang isipan at sa kanyang buhay. Para sa atin, ang kapayapaan ay mayroong kapayapaan sa puso,
peace inside our heart, kapayapaan sa ating pag-iisip, peace of mind, kapayapaan sa ating katawan, at kapayapaan sa kaluluwa. Itong apat na ito na kapayapaan ay dapat magkaroon ng ugnayan sa isa't isa upang ang tunay na kapayapaan ang sinasabi ng ating ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Juan, sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Unahin muna natin yung kapayapaan sa katawan. Peace of the body or physical peace. Na kung saan, kapag ka ang tao ay gutom, walang kapayapaan. Pero dito sa ating buhay ngayon, ang daming mga tinitingnan natin sa ating katawan. Kaya kung minsan yung iba na mataba, nagpapapayat. Yung mga payat naman ay gustong magpapataba. Yung mga pagkain, kung ano-ano mga pagkain na nilalamo natin upang mapusog tayo. At kung ano-ano mga inumin na ating iniinom hanggang nagkaroon ng tinatawag na substance abuse na hindi na nagkaroon ng kapayapaan ng katawan. Kuminsan, sobrang pagod tayo, abalang-abala sa mga hindi maganda at mga bagay na hindi essential. Kaya ang ating physical peace ay hindi nangyari. Wala tayong kapayapaan sa ating katawan na bahagi ng ating pagkatao. Pupunta naman tayo sa kapayapaan ng pag-iisip. Lahat po ay dadaan sa pag-iisip. At dahil dadaan sa pag-iisip, kuminsan akala natin mapayapa na tayo kung ano mga hangarin at nunalingan natin sa buhay. Hindi tayo mapayapa. Samantala, pag isintro natin ang ating pag-iisip sa Diyos na gabayan tayo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno, magkaroon ng kapayapaan ng ating pag-iisip. Mayroon tayong tinatawag na peace of mind. Sapagkat kung wala ang Diyos, kung wala ang ating pagsunod sa turo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, wala tayong peace of mind. Wala tayong kapayapaan sa ating pag-isip. Lalo tayong magulo, lalong nagkaroon ng iba't ibang mga paghihirap dahil hindi mapayapa ang ating pag-isip. Pupunta tayo sa kapayapaan sa puso. Ang kapayapaan sa puso ay tungkol sa relasyon. Ang akala natin relasyon lang sa ating kapwa, hindi. Relasyon sa sarili natin sa ating sarili. Relasyon sa atin at sa ating kapwa. At relasyon sa atin at sa ating Diyos. Nakalimutan kasi natin ang ating pakiisa sa ating sarili. Kaya dahil doon, hindi tayo nagkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa puso. Dahil ang iniisip natin, ang kapayapaan ay external lang na relasyon sa kapwa-tao. Hindi po yun. Ang akala natin kapayapaan lang kapag ka mayroon tayong trabaho, kaya mapayapa ang ating puso. Hindi. Ang tunay na relasyon ay dapat isintro sa Diyos. Pag nasintro sa Diyos at ang ating sarili nagkaroon ng pagkaisa sa ating kaluuban na pagkatao, dahil kailangan po natin magkaroon tayo ng pag-recalibrate sa ating kaluuban upang hindi tayo magkaroon ng tinatawag na identity mismatch. Na hindi ito para sa atin pero ating ginagawa. Kaya marami tayong hangarin at gusto at minamahal sa ating puso, pero mismatch dahil hindi naman talaga yan ang esensyal at mahalaga. Ang mahalaga ay mapunta tayo sa Diyos. Kung nariyan ang Diyos sa ating mga puso at marunong tayong tumingin at marunong tayong kumikilala at magkaroon magandang relasyon sa kapwa-tao, magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso. Kapayapaan sa kaluluwa. Ang kapayapaan sa kaluluwa ay hindi tungkol sa relasyon. Bagkos ito'y tungkol sa estado ng ating buong pagkatao, ng ating kaluluwa ay nagpapahayag na tayo imahin at larawan ng Diyos. Aklat ng Genesis 1:26, tenlikha na larawan at kawangis ng Diyos. Nang ibig sabihin dito,
tingnan po natin ang ating kaluluwa. Ang tawag dito, spiritual peace. At magkaroon tayo ng ganito kapag tayo nagkaroon ng pagbabalik loob. Nagbalik tayo sa Diyos. Sa salitang Hebreo, teshuba. Sa salitang Grego, metanoia. Sa ating English ay tinatawag na conversion. At sa ating sariling salita, pagbabalik loob. Naway ito ang ating gawin. At kapag magkaroon na tayo ng tunay na kapayapaan sa kaluluwa, sa puso, sa pag-iisip, sa ating katawan, ang tunay na kapayapaan ay maghahari na sapagkat pumapanginoon ang Diyos sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating katawan, sa ating kaluluwa. At doon magkaroon tayo ng shalom, ereni, pax, peace, kapayapaan na tunay sa ating buhay. Naway, ang Diyos ang siya maging sentro sa lahat, maging tunguhin sa lahat, maging kahulugan ng ating buhay upang ang kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa sarili ng bawat tao, ay magkaroon ng kaganapan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Atin pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, tatakot, at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway magtamasa na walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili at sa aming kapwa, at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Ring namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papabungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na hubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghaing ganap mong kinalugdan. Ito ang lunggati ng dating pag-alay. Ang buong sariling anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kahit isa namang yalsisiawit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit mitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid mong nahimlayan, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doon. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talisulat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Bawatunin ang ibon sa pag-iib ng amihan. Wagis mo'y aking natatanaw. Pagtampin ang umaga sa nalamig kong kalamdan. Init mo'y pangarap kong agad. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y talisay kailan pamang. Ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaybayong kaginawa. Announcement.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa misa ng pamamaalam sa mahal na Birhen ng Antipolo mamaya sa ganap na ika-anim ng gabi. Ito po ay pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na May 2, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayin mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmakailanman. Ipagkalumong kami, maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin ng iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo may naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap na kailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa atin palagi. Papayapaan. Ito ang ating minimithi at ito ay biyaya ng Diyos. Nagkagulo ang mundo. Nagkagulo ang pamilya dahil hindi na sentro sa Diyos. Isentro natin ang ating mga puso sa kapayapaan o shalom, erini na bigay ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng sagana, kapayapaan, katarungan at buhay na makabuluhan. Ito ang ating hangarin. Naway ang kapayapaan ng siyang maghari sa ating mga puso. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagbasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga lamay-imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng Benisyon to, maalala ang pangako sa binyag na ikaw ay kaibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Binulwalhati ka namin.